Okay, ano yung kailangan mong kailangan ibigay sa'yo ng partner mo para maramdaman mo na mahal ka niya? Hello Ethical Nation, Carl Serrano here. Dito sa YouTube channel na ito, nagpa-publish ako every week ng mga ethical network marketing strategies, mga leadership training at personality development training. Kung bago ka dito sa YouTube channel na ito, pindutin mo na kagad yung subscribe button at i-turn on mo yung notification bell para ikaw yung isa sa mga unang updated sa tuwing nag-upload ako ng mga bagong videos. With that being said, magsimula na tayo sa video. Ibinubuhos mo lahat ng pagmamahal mo sa kapartner mo pero sinasabi niya na hindi niya nararamdaman. Tapos ikaw ganun din. Sinasabi din ng kapartner mo sa'yo na binibigyan na niya sa'yo lahat ng pagmamahal pero hindi mo naman nararamdaman. Kung oo yung sagot mo, panoorin at tapusin mo ang video na ito. Hi, once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin yung 5 Love Languages by Dr. Gary Chapman. So itong book na ito is sobrang powerful kasi sobrang laki na naitulong nito sa amin, sa relasyon namin ni Grace. So sa video na ito, isi-share ko sa inyo yung 5 love languages based sa pagkakaintindi ko sa pinakasimple na paraan para madali mo siyang ma-implement at madali mo siyang maintindihan. Kasi ako naniniwala ako na maintindihan mo lang talaga ang isang bagay kapag ginagawa mo na siya. So, may kasabihan nga na what you see, you remember, what you hear, you forget, what you do, you understand. So kapag ka ginagawa mo na yung isang bagay, tsaka mo lang siya naiintindihan. Kaya pinakasimple at pinakamadaling explanation lang yung gagawin ko dito sa 5 Love Languages na ito. So according kay Gary Chapman, yung author ng book na ito ay meron daw tayong 5 Love Languages na yun yung way natin para mag-show or magpakita ng pagmamahal sa ibang tao. So kapag ang love languages na ito, for example, ay ibinibigay ko sa isang tao na hindi naman yun ang love language niya, feeling niya hindi ko pa rin siya mahal kahit feeling ko ibinibigay ko na lahat ng pagmamahal para sa kanya. May problema ka sa akin. So nagkakaroon ng miscommunication pagdating sa love. Kasi akala mo, binibigay mo na sa kanya, tapos siya hindi niya nararamdaman and vice versa. Diba, sinasabi niya sa'yo na mahal na mahal naman kita, pinaparamdam ko sa'yo, tapos ikaw hindi mo rin nararamdaman kasi magkaiba pala kayo ng love language. Parang ganito, parang Tagalog ako, tapos kinakausap mo ako ng Bisaya. No? Eh hindi ako marunong mag-Bisaya, tapos ikaw hindi rin marunong mag-Tagalog. Walang kwinta! May hena! Hindi tayo magkakaintindihan. So parang ganun yung love language, yun yung pinakasimple na analogy na may share ko sa inyo. So meron ng 5 love languages. Number 1 is yung quality time. So in no particular order naman ito. Number 1 is quality time. Number 2 is gifts of appreciation or sending gifts, receiving gifts or gifts, yun na lang. Number 3 is words of affirmation. Number 4 is acts of service. And number 5 is physical touch. Okay, so 5. So explain natin isa-isa. Unahin natin yung quality time kasi yun yung naalala kong sinabi ko na una. Okay, quality time. So ibig sabihin daw ng quality time is ito yung love language na kung saan kapag ipinaparamdam mo to sa tao, dapat ibibigay mo lahat ng focus mo sa kanya. So hindi ka humahawak sa cellphone mo, hindi ka nanonood ng TV, hindi ka nawawala sa sarili mo habang nakikinig ka sa kanya. Dapat naka-focus lang yung attention mo dun sa tao na yun at sa kung anong gusto niyang gawin. So wala ka ng ibang iniisip kundi siya lang at the present moment. So that is quality time. Yung mga tao na ganito yung love language, yun ang gusto nila. Quality time, kausapin mo ako or ibigay mo sa akin yung attention mo, makinig ka sa akin, ganyan. Number 2 is gifts. Okay, yun yung naalala ko na sinabi ko, gifts. Number 2 is gifts. Yung mga tao na mayroong ganitong love language, gustong-gusto nila nakakatanggap sila ng mga material na bagay. Okay, nakakatanggap sila ng material na bagay sa mga special occasion ng buhay nila. No, sobrang na-appreciate nila yung mga ganung bagay. Simple lang, di ba? Number 3. Okay, number 3 is words of affirmation. So words of affirmation naman is gustong-gusto ng mga tao na yung mga may ganitong love language, na sinasabihin sila ng magaganda. Wow! Beautiful! Okay, na-appreciate kita, mahal na mahal kita, I love you, diba, thank you, diba, ikaw yung kumukompleto sa buhay ko, diba, yung mga ganon, gustong-gusto nila na nakakarinig sila ng magagandang bagay. So that is words of affirmation. Number 4 is acts of service. Ngayon yung mga tao na merong love language na ganito, is sila yung mga tao na gustong-gusto nila pinagsisilbihan sila. Halimbawa, pagluluto mo sila,
halimbawa ay ano, tutulungan mo sila sa trabaho nila, halimbawa may halimbawa naghuhugas sila ng pinggan, makikitulong ka, gustong-gusto nila, na-appreciate nila 'yon, yung mga acts of service, or halimbawa breakfast in bed, ipagluluto mo yung partner mo, yung mga ganun-ganun. Sana all. So, acts of service 'yan, 'no, pagsisilbihan mo siya. And number 5 is physical touch. No, sa mga mag-partners, physical touch is cuddling, okay? Cuddle. No, not necessarily yung, alam mo na, yung ibang level na ng cuddling. Hindi ko kasi alam kung pwede kong banggitin dito yun sa, ano, dito sa YouTube. Nagsisimula siya sa letter S. So, iba na yun, okay? Hindi ko na banggitin, baka magkaroon ako ng violation. So, cuddling is hugs, kisses, di ba? Lambing. No, yun ang physical touch. Hawak ka, holding hands, akbayan mo siya, or basta anything na magta-touch kayong dalawa, no, that is physical touch. So, ngayon, meron namang dalawang parts itong love languages. Merong giving at saka receiving. Actually, ito recently ko lang natutunan sa isa sa mga lodi ko na si Real Talk Darbs. So, shout out kay Real Talk Darbs, no, kung manood man siya ng content ko. So, narinig ko to sa kanya. Hindi ko to maalala doon sa binasa ko na book. Pero, totoo kasi talaga na merong giving at receiving yan. So, pwede kasi, usually kasi daw, according kay Gary Chapman, usually, kung ano yung love language ng tao na gusto niyang makuha, yun yung ipinapakita niya. So, for example, ang love language ko halimbawa is physical touch. So, kung ang love language ko is physical touch, ang ipapakita ko sa partner ko is yakapin ko siya, halik-halikan ko siya, ganun yung ipaparandang ko sa kanya kasi ganun din yung gusto kong matanggap. So, that goes the same with the other love languages. So, kung gusto, ang love language ng isang tao, para madali mo malaman, no, kung hindi mo na siya kailangan tanungin, pero mas maganda kung tatanungin mo siya para sure, halimbawa, mahilig siyang pagsilbihan ka, so, most of the time, yun din yung gusto niyang matanggap. Do it! Just do it! Yun yung way niya to show love. Okay? So, sobrang laking ano nito, sobrang laking aha moment nito sa akin na natutunan ko ito. Pero minsan, hindi ganun yung case. Okay? At isa ako sa living testimony na hindi ganun yung case. Hindi porket ito yung binibigay ko na love language is gusto, yun rin ang gusto kong matanggap. Oh. So, for example, ang love language ko talaga, meron kasi daw yan, according kay Gary Chapman, meron daw kasing ano yan, dalawang primary at saka secondary. No, yung primary love language is yun talaga yung gusto mo, tapos secondary lang love language is parang optional. Yun yung pagkakaalala ko sa book. So, primary love language ko personally ako is physical touch. Nice. No, gusto ko yung naglalambingan talaga kami kasi bata pa lang ako, naaalala ko. Ang isa sa reason kung bakit close ako sa papa ko kaysa doon sa mama ko, na sana hindi niya ito mapanood kasi magagalit na naman sa akin yun, kasi yung papa ko malambing. Sobrang malambing yung papa ko. Dahil palagi kami niyayaka, palagi kami hinahalik-halikan ng papa ko. Kasi yung mama ko hindi. Kasi yung mama ko hindi siya touchy. Na hindi siya mahilig sa ganun. So, ngayon, yung mama ko is ang love language naman niya para sa akin is para siguro acts of service. Kasi ang way niya to show love to us. English pa kasi ako. Patawarin niyo. Sa aming magkakapatid is nagpo-provide siya. Nagpo-provide siya sa yung kumakayod. Kumbaga baliktad sila, may pagkabaliktad sila yung biological father and mother ko. Yung nanay ko is more on para siyang tatay kasi siya kumakayod, siya nagtatrabaho para kumita ng pera. Yung tatay ko magaling magluto, no? Malambing sa aming mga anak. So parang baliktad, no? Baliktad. Yung nanay ko hindi siya touchy-feely, no? Siguro with the way na pinalaki siya ng lolo ko kasi Chinese, no? Masipag, sobrang sipag ng nanay ko at idol ko sa lahat yung kasipagan ng nanay ko. And yun yung para sa akin na talagang siguro naman ako sa kanya. Na ginagaya ko sa kanya yung kasipagan niya. So, ngayon, na-realize ko to later on kasi years later, no, nalabasa ko yung love languages na inaalala ko to. Kasi yung mama ko, feeling daw niya, hindi namin siya mahal. Nasasabi ng mama ko, may mga times na lulungkot siya, feeling niya hindi mahal. Pero tapos sinasabi niya, mahal na mahal ko kayo, ibinibigay ko sa inyo lahat ng kaya ko. No? Tumatrabaho ako, nag-OFW pa siya eh. Binibigay ko sa inyo lahat ng pangangailangan nyo pero hindi ko nafe-feel na mahal nyo ako. Kasi yun ang love language niya. No? Yun ang love language niya. Hindi lang ako sure kung ano yung receiving niya.
Kasi yun yung giving niya. Yun yung pag-provide sa amin. Eh, sa aming magkakapatid, hindi, I will not speak for my siblings. Hindi ko alam sa kanila. Ako personally, hindi yun ang love language ko na gusto kong ma-receive. Ang gusto kong ma-receive na love language is physical touch. Gusto ko nilalambing ako. Nung bata pa ako, hanggang ngayon, nadala ko siya hanggang ngayon sa amin ni Grace. So, ngayon, yun yung na-realize ko. And then later on, nung sa aming mag-partner na ni Grace, yung love language ko nga is physical touch. And luckily, physical touch din kay Grace. So, ibig sabihin, pag nagka-adal kami, pares kaming masaya. And merong tinatawag si Dr. Gary Chapman. Hindi ko sure kung doctor ba talaga siya kasi nababanggit kong doctor. I-research niya na lang. Basta si Gary Chapman, yung author ng book, na may nabanggit siya doon na meron daw tayong bawat isa na love tank. No, love tank. Na kapag napoprovide yung love tank na yon, ibig sabihin, yung love language ay naibibigay. No, napupuno yan. And kapag hindi naibibigay yun, nauunti-unti-unti nauubos, to the point na yun na nagkakaroon na ng pagtatalo, ng pag-aaway, nagkakaroon na ng conflict sa relationship, nagkakaroon na ng time na gusto na lang maghiwalay kasi hindi napupunuan yung love tank. Kapag hindi tama yung love language na ibinibigay mo dun sa partner mo, nababawasan yung love tank. Nababawasan siya. Kahit feeling mo, ipinapakita mo yung pagmamahal mo, hindi yun ang love language niya. So, very important dito sa part na to, in general, sa relationship, based on my experience, kasi 7 years, mag-7 years na kami ni Grace ng aking fiancé, this coming January 2023. Sinushoot ko tong video na to, October 2022. So, based sa 7 years ng experience ko, is napaka-importante ng communication. Okay, ako personally, may problema ako pagdating sa communication kasi I assume na naiintindihan na lang ako ng kausap ko. Pero mali yun. Kailangan i-clarify ko, naiintindihan mo ba talaga ako? Di ba, kailangan ko talagang explain kung anong gusto kong ipaliwanag. Kasi yun yung problem ko dati, matagal na. Hanggang ngayon naman, may problem pa rin ako na ganyan. Pag nag-explain ako, I assume na naiintindihan na nila. Pero hindi pwedeng ganun. So kaya kailangan merong proper communication talaga sa inyo ng partner mo. And binasa rin ni Grace yung love language. And hindi ko alam kung tinapos niya, pero nagkaintindihan kami doon sa part na yun. And sa pagkakalala ko, sabi niya quality time daw yung number one niya, pero parang hindi naman. Paano masabi? Hindi ko alam, siya na lang yung bahala doon. Basta physical touch, okay kami doon. No? Physical touch, yung nagkakadel kami, naglalambingan kami, na nafe-feel yung love tank. Okay? And another, yung secondary naman sa akin is receiving, pagdating sa receiving is acts of service. Okay? Hindi ko ayoko ibigayan, no? Parang unfair lang niya, pero ayoko ibigayan. Kaya optional lang 'yun sa akin, yung acts of service. Optional lang 'yun sa akin, pero I feel loved. Feel ko talaga na mahal ako ni Grace pag pinagluluto niya ako, no? Kapag minamassage niya ako, yung mga ganun. Feel ko, pero optional lang yun. Kasi para sa akin, ang unfair nga naman kung gusto ko lang tumanggap tapos ayoko naman ibigay. Kasi ayoko talagang ibigay. Hindi talaga ako ganon. Hindi ako acts of service na giving. No? Aking physical touch. Giving and receiving physical touch. Wala akong problema dyan. Ibibigay ko yan. So, kaya optional lang sa akin yung part na yun. Pero I still feel loved kapag binibigyan ako naman ng acts of service. Pero the rest, quality time, gifts, at saka words of affirmation, hindi ko na nafe-feel yung love dyan. No, hindi ko na nafe-feel yung love dyan. So, meron lang talagang primary at secondary. Yun yung para sa akin. So, ikaw, it's up to you to identify ano yung receiving and giving mo na love language. Okay, ano yung kailangan ibigay sa'yo ng partner mo para maramdaman mo na mahal ka niya. Is it quality time? Is it words of affirmation? Is it gifts? Is it acts of service or is it physical touch? So, kailangan mo ma-identify yan. At ikaw din, ano yung dapat malaman mo din sa partner mo? Ano yung love language niya? So, panoorin nyo itong video na ito. Kung hindi po ba napapanood sa partner mo, ipapanood mo sa kanya. Ano ba yung love language niya na masasabi niya dun sa 5 na yon para maramdaman niya na mahal mo siya? So, dun ka lang mag-focus. No? Kasi minsan nga, katulad nung nabanggit ko, may magkaiba yung giving at receiving. Eh. Baka ang giving niya iba, receiving niya iba. So, ang importante, sa ikaw bilang partner, yung ibibigay mo sa kanya kung ano yung receiving niya na gusto niya na love language, yun lang ibigay mo sa kanya kahit ayaw mo nun. Okay, kasi pinili mo yan eh. Pinili mo na yung partner mo yan. And yeah, it's up to you kung gusto niyo magtagal kayo. Kailangan mo talagang ibigay. Tapos vice versa, ganun din, ibibigay niya sa'yo yung love language na gusto mo kahit ayaw niya. Kung gusto niyo magtagal yung partnership yun, that is what you call compromise. Okay, well, that is what you call compromise. Pero kung makachamba kayo katulad ko, na pares kami physical touch ang love language, edi masaya, no? Walang problema.
At para sa akin, yun yung isa sa rason kung bakit nagtagal kami ng ganito sa relationship namin. Even though, hindi naman magiging perfect yung relationship. Before ako matapos dito sa video na ito, hindi ibig sabihin na alam nyo yung five love languages, magiging perfect na yung relationship nyo. Walang kahit na anong strategy, walang kahit na anong klase ng training ang makakapagpa-perfect sa relationship nyo. Wala talagang perfect na relationship. Meron talagang conflict dyan. Meron talagang magtatalo dyan. Magkakaroon talaga ng mga ganong moments. Kasi para sa akin, that is the time na nag-i-improve kayo ng partner mo. Nag-grow kayo together ng partner mo pag nagkakaroon kayong conflicts and nire-resolve nyo yun. Hindi nyo tinatakbuhan. Hindi nyo hindi nyo sinasabihan na maghiwalay na lang tayo kasi hindi tayo nagkakaintindihan. Diba? Nung mahanap ka ng paraan. Kaya para sa akin, even though sa amin ni Grace, actually, sobrang dami naming differences. No? Sobrang dami naming differences. Pero, never, yun yung isa sa mga reason kung bakit sa lahat ng pagtatalo namin, never ako nagsabi na maghiwalay na lang tayo. Diba? Never ako nagsabi ng ganun. Kasi ang iniisip ko palagi, hindi ako tumatakbo sa problema. Na hindi ko tinatakbuhan ng problema, sinusolusyonan ko yan, inaayos ko yan. Not unless ayaw na niyang ayusin, wala na akong magagawa doon. Gusto niya din naman. So, sa partnership na hindi pwedeng isa lang tumatrabaho, dapat parehas kayo. Okay? So, hindi ako relationship expert. Sinasabi ko lang kung ano yung experience ko and kung paano ako mag-isip. No? Sinasabi ko lang hindi ako expert. O, palagi, madalas pa rin kami nag-aaway ni Grace. Hindi pa rin perfect ang relationship namin. Kaya nasabi ko sa inyo, hindi porket alam mo yung five love languages is perfect na yung relationship niyo. Hindi yung mangyayari. Ang important is parehas kayo nag-grow, parehas kayong willing to compromise, and parehas kayo ng goal na gusto niyong magkasama kayo hanggang sa pagtanda. Okay, so I hope na marami kayo natutunan dito sa video na ito, and feel free to like kung nagustuhan mo yung video, i-share mo sa mga kaibigan mo, family members mo ng couples na may problem sa relationship nila. I hope na makatulong to sa kanila, and comment mo dyan sa ilalim ano yung pinakatumatak sa isipan mo sa mga itinuro ko sa iyo sa video na ito. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!